mababa yung bayad ngayon sa mall. But karaniwan, after the pandemic, nag-blow up siya eh. Naging 350 to 500 pesos yung cinema rates. Parang for normal people, medyo mahirap na rin siyang bilhin. Even you want to support your artist, di ba? Yung mga favorite artist, mga idols and all. But it's 350 to 500. So people are budgeting din naman for their needs and wants. So ngayon, medyo mababa na ulit. May certain mall na nagbaba ng rate nila because they're celebrating something. Do you think this has a factor in supporting you guys na sana meron bang dapat gawin para mas bumaba pa yung cinema rates at mas pumatok pa sa takilya ang inyong pelikula? Any thoughts from any one of you? Si Derek, parang maganda mas pati. Well, that's very valid point yun. Nagbabatal na sila up until October in support para sa mga Filipino films. Dahil alam naman natin na we're experiencing a lot of, you know, yung discrepancies compared to the foreign counterparts natin. So it's a good move kasi kinoconsider ng mga cinemas ngayon kung ano yung kayang abutin ng mga manonood natin. So, well, tatapatan naman natin yung magandang content at magandang pelikula para ma-feel naman ng mga magbabayad ng mga manonood na worth it yung binayad nila. Pero well, I'm hoping sana nga all our agencies in FBCT could come up with something na magkaroon ng regulations when it comes to cinema rates, di ba? Kasi ang dami pwede i-consider dyan and it would help a lot of Filipino producers and filmmakers na magkaroon pa ng passion into producing films. Kasi yun naman lahat ang objective ng lahat. Yung meron tayong ma-share at may tulong sa pelikulang ginagalawa natin, industriya natin. Okay. Directly lang po. Request ko lang po, konting quiet lang po sa ano po, mga tape. Excuse me lang po, konting ina lang po ng chikahan po. Salamat po kasi lilipat na po kami dyan ng table. Thank you very much for answering the question, Direk Kathy. And kay Barda, Barbie and David, anong pinagkaiba ng efforts na ginawa nyo sa mga teleserye na ginawa nyo? Kasi this is your first film, if I'm right. First film together as Noctin na Barda. So ano yung pinagkaiba ng efforts nyo sa teleserye, sa series, and here sa film? Efforts? I think magkaiba kasi yung shooting ng teleserye and shooting a movie. Sa movie kasi mas maraming shots. Mas konti yung scenes for the day but more shots. So I think nagkaroon kami ng adjustment when it comes to shooting a film together. Diba? But siguro yun. But siguro yung when it comes to the role naman, similar lang naman yung acting. Depende pa rin talaga sa script. I agree with David, yung style ng paggawa ng teleserye at pelikula mag-iba talaga. As in, ang pelikula kasi afford namin mag-shoot ng fewer scenes pero maraming angulo. So we do it multiple times talaga. So dapat same yung energy, same yung level of emotions na ibibigay mo. Minsan challenging kapag mahahaba yung dialogue, diba? Tapos maraming beses mo siyang kailangan ulitin. In terms of acting, I learned, kasi matagal na ako hindi nakakapag-pelikula, ngayon na lang ulit. I learned to mas likitan yung acting. Kasi ano to eh, this will be shown on the big screen. So, konting galaw mo, kitang-kita agad. Unlike sa TV na maliit lang yung papanooran mo, diba? So dito, mas subtle dapat yung approach. Mas ano ka lang dapat, mas pampilikula lang dapat yung acting. Mas maliit. Kasi yung sa Maria Clara, no, talagang ang lalaki, diba? Dito dapat talagang mas subtle ka lang, ganun. Mas still. Kasi ang hirap mong sundan sa malaking screen pag ang likot-likot mo, di ba? Lalo na mag-close up, tapos nasa malaking screen ka, mahirap nakakahilo yun. So I learned to be still when doing the film. Was it challenging for both of you to adjust from teleserye to movie?
Yes, oo. And pinag-usapan namin yun pagka, kunyari during take na parang nakakapagod din pala, no? Kahit ano, kahit rom-com. Kasi ang hirap yung same yung eksena, pero kailangan kiligin ka ng kiligin dun sa same eksena na yon. Kailangan pag binato ni David yung linya, kiligin ka the same level nung wide, at nung tight, at nung medium, at nung drone, at nung gimbal, at nung ang daming shots. And you have to give the audience the same level of kilig. Dapat walang maiba. So yun, yung I think yung consistency ng paulit-ulit na emosyon. Sorry. In real life, how would you coach someone kung paano magkaka-points sa kanilang nililigawan or someone they like? How would you coach them? Siguro, they should pay attention to the interests of the person they're pursuing. May it be food or film, or kung masyado silang artsy, if they're into paintings, if music, ganyan. Siyempre, mas madali mong makukuha yung puso ng taong naliligawan mo pag minamatch mo yung interests mo sa kanila, hindi ba? And then after nun, i-share mo rin yung interests mo sa kanila. Baka naman somehow you guys share the same interests, marami pala kayong similarities, and then doon na magkakaroon ng spark, doon na kayo magkaka-developan, hindi ba? It's more of like getting to know the person and really listening to what she needs, what she wants. And Aya, are you single? Are you single? No, you are. Are you? Sometimes then. Would you hire Mila or Barbie na mag-love coach sa'yo? Siguro to answer your question, may secret. Secret. Oo naman. Galing ni Barbie mag-ano eh. Yung sagot niya kainis sa'yo, parang. See also something in me that I can offer in this film. So, ayun.